yung price niya hindi na sobrang taas yung asking. Nababawasan ko ng konti pa. Kasi ubusin mo yung pera ko, ang daming yung props eh. Malamang sa ibang araw babalik ka pa dito, sa isang linggo may babalik ka pa. Kunin mo na lang yung pera namin. Hoy, parang ilala mo to. Parang dumating na to dito eh. Oo, nagiging mukhang magiging suki natin to eh. Susto ng mga... Susto ng... Sa... Paraparnalia. Pagpapatuloy ulit. Oo, good afternoon. Susto ng mga... Ano, bidalikan mo agad kami ah. Siyempre. Ano yan? Bidala ako. Small item naman siya. Small item naman. Sige, ano naman yan? So, may katruyo na rin ba? papahula ko ulit kung ano to. Sige, magbibigay ako ng clue. Ginamit ulit siya ng isang celebrity. So ano ba yung mga posibleng ginamit ng isang celebrity? Radyo. Radyo. Cellphone. Cellphone. Hindi rin. Pangkulot. Malapit. Uy. So, pang straight. di pangkulot. Pwede rin. Malapit din. So ginamit siya ng celebrity. Bibigyan ko pa kayo ng isang tip. Ginamit siya ni Vice Ganda. Vice Ganda! Yes. Wig! Wig! Hindi. Wig! Extension! Hindi rin. Yung takip sa mata! Hindi. Yung takip sa mata, Labs! Yung takip sa mata, ano ba yung tawag doon? Mas! Ay, yung... Ganon. Hindi, yung sa kabayo, yung alagyan ang pantakip sa mata. Ay, hindi. Joke lang. Baka magalit sa akin si Bebe Vice. Joke lang. Baka hindi ako papasukin sa bahay ni Bebe Vice. Hindi, di ba meron naman siya? Sirit! Ano na yan? Pakita mo na sa amin. So, isa sa... Mabilis mag-isip, madali magpatawa, at may damdaming nakakantig ng iba. Yan si Vice Ganda. Taong 2009 naman ang nakuha ni Vice ang kanyang big television program assignment. Napili siya bilang isang sa mga hurado sa Showtime na nagsimula bilang isang morning competition ng Kumere bago isang main noontime show ng ABS-CBN. Matapos ang ilang taon, pinalitan ang pangalan ng naturang programa bilang isang It's Showtime at naging main host si Vice Ganda. Naging phenomenal ang success at nasabing programa at naging main noontime show ng nasabing network. Nakuha rin ni Vice ang kanyang first leading role in a film na pelikulang Petrang Kabayo na ipinalabas noong 2010. Naging box office hit ito na siyang nagtulak naman ng mga producers ng Viva Films at Star Cinema na bigyan siya ng sunod-sunod na pelikula. Noong 2011 naman ay inumpisa niya ang kanyang talk show na Gandang Gabi Vice. Matapos ang kanyang success sa telebisyon at pelikula, siniguro rin ni Vice na hindi maiiwan ang talento niya sa pagkanta. Sa kasulukuyan ay nakapag-release din siya ng 4 na album at nagkaroon rin siya ng ilang well-attended concert. Dahil sa mga ito, ay nakatanggap din ng iba't ibang awards sa nasabing komedyante. Ilan sa mga ito ay ang Most Influential Film Actor of the Year, Phenomenal Box Office Star, Bert Marcello, Achievement Awards for Excellence in Comedy, Movie Actor of the Year, at Best Talk Show Host. Ang item na binibenta sa Pinoy Pawn Star, ang props na ginamit ni Vice Ganda sa movie na Ganda Rapido. Oh! Lipstick! Lipstick! Yes. Paano naging kay Meme Vice yan? Ito yung ginamit niya noong 2017. As ayun yung main prop niya. Main props niya dun sa movie na yan. Ganda Rapido. Ganda Rapido. Oo. Pinanood ko yan. Idol ko yung si Ate Vice. Hi, Meme Vice. Siyempre kay Papa yon. Yan, kaibigan natin yan. So, pero, hindi ko... Blockbuster din yan ah. Blockbuster din yan. Ito yung movie nila na kumita ng half billion noong 2017. Yes. Half so, billion. Again, gawa ulit siya ni Mr. Fritz Ilorio. Ayan sila, oh. Yan. Ito yung nasa, ano, nasa poster nila. Pero ah, DJ kasi... pala yan, Labs! Oo, oh, hindi mo yung pinanood? Hindi. Oh, pinapanood ko yan eh.
Ikwento. Parang anak-anakan niya ata dyan si DJ something. Kasi lagi niya kasama si DJ, Daniel. No? Daniel. Oo, no? Hindi, sa iba. Daniel, Flowers Back. Ang kadalasan niyang kasama yung mga Bex Battalion. Sa mga pelikula. Ah, ito yung gamit niya. Yes, ayun. Hindi ko so, nagiging, yun. Nagiging, ano siya eh, nagiging... Malaki? Armas niya. Nagiging? Nagiging armas niya. Pero computer generated image rin ano? Ah, ito! Ano? Alam ko yan. Yes, ay, ang ganda nito. Yan yung mismong ano, gamit niya. Oo nga. Ganyan nga, alam ko na. Siyempre, ang tanong ng bayad, magkano naman yan? Ito yan, oh, pag lumaki, oh. Oo, oh, computer lang daw yan. Computer lang. Okay. Ito yung CGI. Pinabot. Tsaka boss, ano, pwede bang buksan? Pwede buksan to. Ano, computer lang pala. Tapos, ano talaga siya? Lipstick talaga. Dinikit na, nakadikit na siya. Hindi, para lang hindi siya makalas. So dapat 'yan gupitin. Ah, gugupitin yung tie, yung tie. Pwede naman gupitin 'yan tapos lipstick lang. Talaga siya. Ah, lipstick talaga. Ay, okay to. I think ito lang pa 'tong ganyan naman ba 'yan? Ganyan lang. Tapos sana pwede nating gupitin. Yung ano, gupitin. Yung wig ni Meme Bais. Ito wow. Lang available talaga. Magkano? 200K para diyan sa mismo main props ni Vice Ganda. Ito ba kasama na po? Kasama yan. Kasi andito rin yung ano, certificate din niya na gawa ni Sir Fritz. Si Sir Fritz yung nagdala din no, kay Catriona. Tama. Lupuan. Pero this is something na... Yan yan boss. Bali, pinagpasapasahan niya nila Daniel Padilla. Alam mo, ito yung mga time niya pa. Pag tumagal na yung panahon. Alam mo yung matatandaan, kasi ngayon, di ba, ang gusto ko makuha yung mga Lastic Man. Kasi sobrang tagal na. Ito, bago pa lang siya. So, tagal ng panahon, tsaka pa siya mag... Pero kung tutusin sa mga collectibles, bago pa yan pag mga... Yes, bago pa siya talaga. Less than 10 years. Pero 10 years to 20 years, doon na siya sabi. So yun, kakatapos lang natin maligo. Gagamit muna ako ng SCD Skin Deep. Yan, whitening and anti-aging, tsaka... kung ano-ano pa, facial cleanser kasi nag-bike ako kanina. So, ayan, gaganyan mo lang siya. Para mawala yung mga dumi-dumi na na-absorb sa pagbabike kanina. Tapos nyo i-scrub-scrub ng ganyan, napakadali lang. I-wash nyo na. Tapos, kukuha kayo ng towel to pat dry. So, kukuha tayo ng towel. Pat dry natin siya. Tapos, syempre, dahil lalabas na naman ako, kahit nasasakyan or kahit ano, hindi naman tayo magbabike, syempre, kailangan pa rin natin ng sunblock mula sa SCD yan. Itong sunblock na to, napaka-light gamitin. Lagay ka lang ng konti. Yan. Tapos, igagawin lang natin siya. Para paglabas mo, protektado ka sa mga masamang elemento na binibigay ng araw. Okay, so, tapos na ako mag-sandlock at ready to go na ako para sa araw na to. Maraming salamat. So sa mga tatanong, talangay sa SCD main page. Ayan, open sila for distribution at reseller. So si Toy Tumamin, keng-keng. So 20 years, doon na siya sabi na magkakaroon na lang. Oo. At saka ang grobe yun. Saka ano? May buys yan. 30,000. At saka baba. Blockbuster movie yan, boss. Half billion ang kinita yan. So, 571 million. Actually, si kapag si Vice Ganda naman, laging ganun. Oo, laging. 40,000! Magkano, ikaw? 200 starting mark? 200. 190. Hindi na siya... Yung price niyan, hindi na sobrang taas yung asking. Baga... Para... Mababawasan ko ng konti pa. Come on, come on.
Hindi. Hindi. Sala. Hindi. Hindi. 50,000. 1.8 na dos. Ako yun. Kasi ito yung main props na to. Tsaka yun nga, hindi lang siya yung basang movie. 60! Na. 60. Kahit sa 150, boss. Hindi kaya sa 150. Buni natin sa 150. Kasi nga, medyo bago pa talaga siya. Pero talagang matagal yan. Kumbaga, pero talagang, papirmaan natin ito kay Memevice. Papo, papahinugin ko pa talaga yan eh. Magkano sabi ko na? 50. Takina, naubos na kasi yung pera ko. Ang hirap na magsalita eh. Magkano? 60. 150. 65. Naubos na talaga yung pera namin. Kakabili na kung ano-ano, totoo lang. Oo, tapos sasabihin niyo scripted. Nandito lahat ng item. Kaya bobos na ano, ito yung pinakasagad na mabibigay ko sa ano. 120. Sa 120. Oh, magka-counter offer ako. Kasi, wait lang. Doon sa movie, boss, ano eh. Doon sa movie, walang ibang props na very souvenir. Oo, kumbaga. So, yan yung pinaka-nakikita talaga doon. Akala ko matutuo yung mga ganun eh. Ano, computer-generated imagery rin yun. Kaya ano saan ko? 70,000. Ito talaga. Kasi ubusin mo yung pera ko, ang daming yung props eh. Malamang, sa ibang araw, babalik ka pa dito. Sa isang linggo, may babalik ka pa. Kunin mo na lang yung pera namin! Pero, ang maganda naman, talaga naman, meron ka naman binibenta na hindi naman makukuha ng kahit sino. Kumbaga, one of one. Mm. This is something na mga one of one. Pero, bakit iniisa-isa pa? Ha? Iniisa-isa pa. Hindi rin natin kaya naman binin lahat. Tangay na. Hinold din talaga namin to dahil, syempre, pangmatagalan to. This is pangmatagalan to na magkaka-value to ng malaki. Patutin na rin, 20 yes. years, 10 years. Ito pala yung galing. Ay, hintay lang. May tatawagan ako. May tatawagan ako. May tatawagan ako. May tatawagan ako. Maganda, maganda makita pa eh. Si para. Papa, yun. Baka tulog nga lang si... Naka-online. Hintay lang ha. Natin. Tingnan natin. Di ata naka-online si Papa, yun. So, tingnan natin. Kasi bala mong baka tulog to na magandang oras kasi marami after show time. Marami artist na humawak doon sa ano. Ha? Doon sa props na yun. Ano sa show time? Nakasalang ba? Sana sumagot. Hintay lang natin ah. Ah! Ayan yung mismong bertod niya eh. Kumbaga yan yung pinaka-agimat niya eh. Kung si Buboy merong... Darna. Bato. Oh! Ito yung 5,000 ko lang yung binili. 5,000 lang yun kasi starting pa lang yun eh, no? Pero mukhang kumamot si Bubu. Oo, nakakamot siya ng ulo doon. Kasi... Sana ba siya? Oo. Alam niyo, tumataas na yung mga presyo. Dati, kamura-mura lang ng mga binibili ko. Hindi lang. Magkano yung last na tawad ko? 95? Wala! 70 pa lang! 70? Parang... 120? Hindi kaya sa 120. So, hintay lang natin. Ako, tatapatin na kita. The last price na para dyan, para sa akin ha. Para sa akin. And kilogs. Would be? Tama, napapaka. Hindi, no? Ganyan. Sa pagtaba ko sabi. Oh. Kasi, eto lang ha. Kasi yung Revenger Squad, hindi na siya naging sequel eh. Pero hindi siya naging prominent figure, although box office hit siya. Pero hindi siya lahat ng Pilipino
alam. Ako, fan ako ni Meme Vice, pero yung time hindi ko yung pinanood, hindi ko alam. So, ako pinanood ko yun. Hindi ko siya alam. Hindi katulad nila Captain Barbell, nila Darna, nila Elastic Man. Yun yung mga nakalakihan ko. Sila, yung mga panday. Although, yung mga alam mo yung imminent, parang household name na superhero natin. So, sila Star Sad. Saka yun, yung mga nabanggit mo, bata pa lang tayo, superhero na yun. Kasi, true comics muna yun. Nag-comics muna bago siya na-transfer sa movie. This is a movie again. Bagong era na to. Bagong era na siya. So, ba't ka na ba nakalabit? Hindi ako makakalabit. Kaya ganun ko lang yung kuko ko. Kaya ang hirap mag-decide eh. Pero boss, unique din naman to. Yes, ano yung uniqueness niya? Nandun yung pagiging one of one niya dun. Pero yun nga eh. Kahit sa 110. Ito na less, 75,000. Tingin ko yun na yung the best price na pwede kong ibigay for that item. Kasi wala rin signature ni Meme Vice. Kami na magpapasignature. Oo, oh, may signature. Oh, 75,000. Trabaho din para sa inyo yun, syempre. Yes. Hindi pa tayo sure dun kung makapag pinamahan natin. Sana. Pero so, mabait yun si Meme Vice. Sana, Meme Vice. Meme Vice. 75. Boss, kahit 80, kunin natin sa 80. Kasi ako na yung magde-decide talaga dito. Sarado natin sa 80. Shoot natin. So, pag okay, 80. Hintay lang muna. Ito. 80. Pigit mata. 80. 80. Thank you. So, punta lang tayo sa office. Amin na rin to. For kasi lalagay namin siya dito. Pero, kasi sa museum, meron siyang, ito yung nare-readable ng mga, balaw kasi ganun. Kunyari, may stante siya. So, yung mga, ito na mismo yan. Yung magiging visitor sa, don't touch, pero, magiging, ito pwede, magiging visitor sa museum. Meron sila may kita, ano nga ba yan? So, ito pala yan. Marirelate nila. So, ganun yung, gagawin ko dun sa museum na pero maganda tong namin. Ginawa nila kasi yung tayo nila. Yes. Alright, so galing. So, maraming salamat. Thank you so much. Thank you. Okay. Ayan, thank you. Bali, nakita nyo na ulit kung paano kami nagkatawaran ni Boss Toyo dito sa Pinoy Pawn Stars. So, yung asking price ko na 200,000 para dun sa lipstick ni Vice Ganda is nakuha niya ng 80. So, para sa akin, good din na din yun at mukhang happy rin naman si Boss Toyo. Kaya, maraming salamat, Pinoy Pawn Stars.